Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung mga maling gawi na makakasira sa ating ipin. Ito po si Doc Lisa Ong. Kasi meron tayong mga nakagawian, hindi natin alam, makakasama pala sa ating mga ipin. So ipapaalala ko lang sa inyo, ang number one na hilig natin ay yung pagkagat sa yelo. Diba minsan pag umiinom tayo ng ating inumin, na kinakagat natin yung yelo. Nako, guilty ako dyan. Hindi natin alam na sa bawat pagkagat natin sa yelo ay nagkakaroon ng mga biyak dun sa gilid ng ating ipin o dun sa enamel ng ating ipin. So, maaaring lumaki at maging fracture o mabungi. Ito, pag sinabi natin fracture, yan, nagkakaroon ng crack. Pwedeng pag ganyan, iba't iba. Misan nga, paunti-unti lang eh, maliliit pag kumakagat ng yelo. Hindi mo mapapansin, lumalaki na pala yung biyak, palaki na ng palaki. At isang araw ay mabubungi na ang iyong ipin. Pangalawa, ang pangalawang dulot ng pagpapadede ng ating mga nanay sa ating mga anak, di ba pagtulog, gustong-gusto natin silang padedehen ng kanilang gatas o ng kanilang milk. May tinatawag na baby bottle tooth decay. Ano yun? Di ba ito yung ipin ng sanggol na bata. May mga bacteria dun sa loob ng bibig. So kapag tulog, pinadede mo ang bata. Pag pinagsama-sama mo yan, yung bacteria, yung sugar, ay mabubulok ang ipin ng baby. Lalo na yung mga bagong tubong ipin. Ganito ang itsura ng bagong tubong ipin o milk teeth na tinatawag. So kapag laging nababad sa dede, ang mangyayari, nabubulok doon sa mga gilid-gilid. Kaya nga ang gusto natin, sanayin na lang ang baby pag marunong na silang mag-cup na lang. O kaya habang gising, doon natin padedehen, tapos painumin ng tubig at pag-usbong ng unang ipin ng inyong anak, sanayin na siya na magsipilyo o mag-toothbrush para hindi mauwi sa pagkabulok ng ipin. Ang pagkabulok ng ipin kasi una hindi mo pansin, tapos yun pala nahuhukay na hanggang lumaki at lumaki na at naging cavity na. Pangatlo, mahilig tayong uminom. Nakagawian na natin uminom ng matatamis na inumin katulad ng mga soft drink, soda, iced tea, milk tea, lahat ho yan maraming nakahalong asukal. So, ang soft drinks, dahil maraming asukal, acidic pa ito, ay maaaring makasira ng enamel ng ating mga ipin. So, para hindi masira ang ipin, sanayin na lang natin na tubig ang iniinom natin o kaya magmumumog pagkatapos uminom ng mga acidic at matatamis na inumin. Ika-apat, nako, ito ang favorite ng mga bata. Pero sana iwasan natin bigyan ang ating mga anak ng mga gummy candies, jelly beans, yung mga caramels. Kasi lahat yan dumidikit sa ipin ng inyong mga anak. Yan, di ba? Nakita natin, napakatamis niyan. Eh dahil malalagkit yan, yan, iwasan natin bigyan ng mga gummies, caramel, candy talaga at bubble gum na matatamis. Kung pwede, yung mga milk chocolate na lang, pretzels, tsaka mga biskuit. Pero kung talagang gusto nating bigyan ng mga treats ang ating mga anak, yung mga bubble gum na walang asukal o kaya yung dark chocolate. Yan yung mga magandang ibigay sa mga bata. So wag ho nating sanayin na mga jelly beans, tapos yung mga gummy bears. Kasi malagkit ho yun, didikit doon sa gilid ng ipin ng mga anak ninyo. Next, nako, ito yata, maraming Pilipino ang guilty dito. Yung ipin, ginagamit pambukas ng plastic, ng minsan nakakita pa ako pambukas ng bote. Ang inyong mga ipin ay hindi po tools. So, wag po natin gamitin pangputol ng kung ano-anong bagay dahil dito napipingot
ang ating mga ngipin. Ingatan natin ang ating ipin kasi oras, mabunot, mapingot, napakagastos at simula na yon ang pagluwag ng ating mga ipin. Iwasan ho natin yan, pangalagaan, kasi ipin niya nasisira yan. Tapos, meron pang nakagawian, lalo na pag ninenervyos tayo or nasa school or may iniisip, may ginagawa. Yung pagkagat ng lapis. Pagkita mo, yung lapis na yan, puro kagat na. Kinagat na nung kanyang ngipin. Minsan, ball pen. Minsan, ito. Yung kuko. Diba? Yung kuko, yun ang ipin ang pinangpuputol ng kuko. Nakagawian na nga ito kapag kinakabahan. So, pwede. Imbis na kuko ang inyong kainin, eh yung sugarless na lang na bubble gum ang kagat-kagatin natin. Huwag yung pupudpudin natin yung ating kuko. Iwasan ho natin yan. Kasi malakas yung makasira ng enamel ng teeth natin yan. Pangpitong dahilan na nakagawian na natin pero nakakasama sa ngipin ay yung pagkain ng maghapon. Sa buong maghapon, kain ng kain, nag-i-snack. So, kasi yung mga inisnack ninyo o yung mga kinain ninyo ay naiipon doon sa pagitan ng ngipin natin. So, sabi nga nila, yung kain ng kain sa buong maghapon, maaring mag-lead sa pagkakaroon ng cavities o pagkasira ng ating ipin. So, sana kasi gusto natin mga 3 meals lang tapos magsisipilyo at or magmumumog. Eh kung pwede nga magbaon ng sipilyo sa eskwelahan at sa trabaho. Nagtatanong ang iba, masama ba ang kape para sa ngipin? Kasi po ang kape ay nakakatuyo ng laway. So kapag wala tayong agaanong laway, pag inom tayo ng inom ng kape, madadry mouth tayo. Dahilan din ho yun ng tooth decay, yung pagkakaroon ng dry mouth. So uminom ng tubig madalas. So sip-sip sa buong maghapon ng tubig. Lalo na kung umiinom kayo ng kape. Yan. So hindi rin minsan maganda ang sobrang kape. At dun sa mga naninigarilyo, yes, manunuyo ang inyong bibig, magkakaroon ng sakit sa gilagid, at maaring mauwi sa cancer sa bibig. So, wag na ho tayong manigarilyo. May iba naman sa atin, akala natin maganda yung linis na linis pagdating sa ipin. Ang problema, hindi nila nararamdaman, sobrang hard na pala yung pagsisipilyo nila. Ayaw din naman ng ipin natin na sobrang hard. Kasi yung enamel nung ating ipin ay maaaring mapudpod kasi madiin nga yung pagbabrush, tsaka yung gums o yung gilagid na pupudpud din sa sobrang hard ng pagsisipilyo. So, dapat marahan lang. Yung balik-balik, taas-baba, marahan, matagal, pero hindi kailangan sobrang diin. Tapos yung mga bata na nagtatamsaking o yung nagdedede ng dalire, yan, gaya niyan. So, kung maaaring sabihan na mawala na yung habit nila na yon. Kasi kapag nagtatamsak na ganon, yung nagkakaroon ng sira dun sa ipin or naiiba yung alignment ng kanilang teeth. Kaya ayun, nagiging parang buka na or maaaring maging sungki yung kanilang mga ngipin. So naging epekto yun. E tayong matatanda, tayo yung nakakakita, tayo yung mas may isip, sabihan natin sila. So sana po itong mga paalala ay makatulong para magkaroon tayo ng healthy at magandang mga ngipin. Salamat po.